po sa inyo, mga kamukil, no? Mga kabusing, mga kapatid. So, ngayong araw, mga kamukil, ang ituturo natin o ang ipapaabot natin sa inyo na kaalaman ay yung pagta-tiles. Kung paano nga ba mag-layout ng tiles sa CR. Kasi ang pinakamahirap na parte sa pagta-tiles, mga kamukil, itong sa CR. Lalo na pag sa siding, saka may flooring din na ita-tiles. So, mahirap yung mga kamukil. So, ang unang gagawin natin, mga kamukil, no? Sa pagta-tiles na CR, nakikita niyo itong mga kamukil. Ito yung tiles niya sa flooring. Ito na naman yung tiles niya sa siding. Yan. So, yung size nito, mga kamukil, sa flooring niya is 40 by 40. Itong sa siding niya, mga kamukil, ang nagustuhan niya, 30 by 30 yung taas, 45 yung haba. So, unang paraan ng pagta-tiles, mga kamukil, pag-layout, ganito lang, yung sa akin, mga kamukil, ha, ito talaga yung sa akin, nalalaman ko. Kaya, kung ano yung nalalaman natin, mga kamukil, yun lang talaga yung gagawin natin. Para hindi po tayo mahirapan, hindi na tayo pwedeng kailangan gumaya pa sa iba na masyadong ma-expert na din sila, mga kamukil, o para sa atin, kulang pa yung kaalaman nila. At least may diskarte sila, mga kamukil, at meron din tayo. So, sa akin, mga kamukil, ang ginawa ko, pag mga CR, kukuha muna ako ng libelasyon dito sa flooring. Ayan, so yung gusto kong libelasyon, mga kamukil, yung kapal ng seating natin is isang pulgada lang. Manipisan lang tayo. At nang makatipid naman sa simento, buhangin at saka sa tile adhesive. Kailangan lang kasi, mga kamukil, maayos yung pagkalagay. Lumalapat lahat ng tile sa tile adhesive natin o sa simento ng nilalagay natin sa siding. So, pag lumalapat yan lahat, mga kamukil, matibay na yan, makapit na yan. So, unang gagawin, mga kamukil, ginagawa ko, kumuha ako ng dalawang tiles. Tapos, nagsukat ako ng isang inches dito sa gilid. Ayan, nakikita niyo yung marking, mga kamukil, ayan. So, tinapat ko yung tiles dito, mga kamukil, nilibel ko siya. Ayan. So, nakita niyo, mga kamukil, libelado na siya. Ayan. So, yan na ngayon yung guide natin. So, dahil may sukat na tayo ng kapal kung gaano kakapal yung seating natin dito sa tiles natin sa flooring. So, itong guide natin ngayon, mga kamukil, kuhita nyo. Lapis. Ayan, kasi nakalibil na yun, mga kamukil. Importante, libilin nyo ito muna, mga kamukil, kasi ito yung guide nyo. Ayan. Kuhita nyo. Ayan. Tapos ngayon, pag nagkuhita nyo na yan, kasi mahirap pag dito kayo maglilibil ng hose, mga kamukil, gumamit kayo ng libel hose dito, mahirap. Mula dito sa taas, sukat kayo ng ilan yung gusto nyo na hindi kayo mahirapan maglibel pataas dito sa taas. So, sumukat ako dito, mga kamukil, lang 60 centimeter dito sa taas. So, dito ako naglibel, mga kamukil, pataas. Yan, paikot. Tapos, pag nalibel nyo na ito pataas, paikot, mula dito, mga kamukil, sukat kayo ng 60 centimeter pababa. Kung saan yung dulo ng steel tip natin, lituruan natin, yun yung libel din dito sa ano natin, kapal ng flooring natin, sa seating natin ng flooring, kasi nilibel na natin. So, paikot yan. Tapos, guhitan nyo, mga kamukil. Yan, napapansin nyo, mga kamukil, kinuhitan ko na. Ito yung libel, kapal ng seating natin sa flooring. So, ngayon, nalibel na natin yung flooring, mga kamukil. Ayan, nalibel na natin, ha. Sa siding na naman tayo, mga kamukil, kaya gaya ng sabi ko, mahirap yung magta-tiles dito sa CR. So, dahil nalibel na natin ito, mga kamukil, ipatong lang natin yung tiles na ganyan. Ito yung sa akin na diskarte, mga kamukil, ha. Patong lang natin. Ayan. So, libelado na yun, mga kamukil. Kuhitan nyo rin. Ito yung unang file nyo sa tiles nyo. Ito yung pagkakabitan nyo. Ngayon, pag nalibel nyo na yan, pag naguhitan nyo na yan, ilibel nyo ulit, mga kamukil. Dito, maglibel na naman kayo dito. Dito, paikot. Tapos, guhitan nyo na paikot. Kasi, ito yung susundan natin, itong guhit na to. Kasi, sa paglalagay ng tiles dito sa siding, mga kamukil, huwag kayo mauna dito sa baba. Dito kayo sa pangalawa maguna. Ha, mga kamukil, tandaan palagi. Dito tayo sa ibabaw maguna. Kumbaga, dito yung una natin kakabit, mga kamukil. Dito sa taas.
mahuli na itong dito sa baba. O pwede, flooringan nyo muna bago nyo kamitan dito sa baba. So, ganyan lang mga kamungkil. Ngayon, pag na-level nyo na ito mga kamungkil, paikot, itong pangalawang tiles natin, kasi na-level na yan, binihitan nyo na. Na-level nyo na ito, paikot, itong una, yan, nakita nyo mga kamungkil, may guhit na. Levelado na yan lahat. So, ang gagawin nyo mga kamungkil, dito, mula dito sa unang guhit nyo, sugatin nyo na lang. Kasi, depende kung gaano ka taas yung tiles nyo. Sa akin kasi 30 by 45. So, mula dito sa guhit mga kamungkil, sumukat ako ng 30 cm. 30 cm, 30 cm. Hanggang pataas yan mga kamungkil. So, nakikita nyo mga kamungkil sa taas. Ayan, may guhit na yan. Hanggang dito lang level natin sa tiles natin sa flooring. Hanggang dito lang. So, bali, 5 patong yan. 5 patong yung gusto na may-ari. Kaya, sinukat natin hanggang dito. So, para malalaman nyo din mga kamungkil, kung para may guide kayo na tutuwid yung tiles nyo pataas, guhitan nyo rin dito mga kamungkil. Itong una na to. Ayan. Guhitan nyo. Kasi nakalibil na yan. Guhitan nyo ngayon. Tapos, hulugan nyo dito sa taas mga kamungkil. Hulugan nyo. Para makuha nyo yung tuwid dito. Kasi ito yung guide nyo mga kamungkil pataas. So, pag mayroon na kayo nyo mga kamungkil, pwede na kayo mag-umpisa ng pagkabit ng tiles. Depende na sa inyo mga kamungkil. Kung dito kayo sa gitna mag-umpisa, pataas. O dito din sa gilid. Basta laging tandaan mga kamungkil sa pagka-tiles, laging may special cut yan. Hindi pwedeng buo yan lahat na mata na malalagay natin. May special cut talaga yan. So dito ako nag-special cut mga kamungkil. Tapos dito na naman sa kabila, dito may guhit ako. Dito ako nag-umpisa para yung special cut, magkatabi sila mga kamungkil dito. So ganun lang yung proseso mga kamungkil ha. Kung anong proseso dito, ganun yun yung proseso dito. Paikot. So, ganyan lang yung diskarte ko mga kamungkil sa pagtatayos ng CR. So, ngayon, pag nakabit nyo na ito lahat, mga kamungkil, paikot, saka na naman kayo mag-tayos dito sa flooring. Pero, hindi nyo ito makakabit yung tayos mga kamungkil, dito kayo mag-uumpisa kung wala kayo pangharang dito. So, ang gagawin nyo mga kamungkil, lagyan ito ng makapal na plywood, kung meron kayo, o ano man pwede, dos por dos, basta matuwid lang. Ilagay nyo dito, tapo nyo dito, papunta doon, paikot lahat ng guide natin, papunta dito. Kasi dyan nyo ipapatong yung tiles nyo, ikakabit nyo, hanggang pataas na yan. Para hindi mahirap mga kamungkil. So, yung iba mga kamungkil, nakikita ko din, may nagsasabi din na inuuna yung pag-tile sa flooring. So, nakikita ko din dun sa YouTube mga kamungkil, tumitingin ako. Sinasabi niya, ginagels niya na mali daw yun na pagka-discarte. Pero sa mga kapatid ko mga construction worker, huwag nating husgahan yung mga kapatid natin, kaibigan natin construction worker. Kasi bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong discarte. Kung inuna nila yung flooring, discarte na nila yun. Walang mali sa trabaho natin mga kamungkil. Tandaan, tayong mga construction worker, discarte na natin yun. Kaya huwag tayong magsabi na mali ang pagkatrabaho. Trinabaho na yun. Yun yung alam niya. Kaya bawat isa sa atin may kanya-kanya diskarte. Ito din yung diskarte ko. Kaya niminsan mga kamungkil, hindi ako nakumusga sa mga kapatid kong construction worker. Kasi alam ko po, lahat ng ginagawa natin mga construction worker, tama po yan para sa atin. So, yan lang mga kamungkil, no? Sana may natutunan na naman kayo sa video na nakikita nyo ngayon. At sa mga bago pa lang pala sa aking channel mga kamungkil, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video pag nagustuhan. At pindutin yung notification bell, yung maliit na kampana mga kamungkil na makikita katabi ng subscribe. Pindutin nyo po. Kung nagugustuhan nyo ang aking channel, pindutin nyo yung all. At sa mga nagtatanong din para pala mga kamungkil sa pagli-layout, antay-antay lang kayo mga kapatid, mga kaboss, kasi may bago tayong project na kung saan ipapakita ko sa inyo kung paano talaga ang pag-layout ng sakto at tama. Kasi may na-upload ako dyan mga kamungkil, kulang-kulang ko yan. Yun yung mga katanungan lang na sinasagot ko. Kumbaga ginawa ko na lang yun kasi wala pa tayong saktong buong bahay na gagawin. Kaya sa susunod na project, masasagot ko na lahat ng mga katanungan nyo. So thank you. At once again, Mungkil in the vlog. Saka yan pala yung aking videographer ng mga kamungkil. Ah,
asawa na yun. Oh, shout out sa kanyang asawa. Ang ito yung may-ari ng bahay, mga kamukil, na trabaho natin. Asawa niya nandun sa Macau. Macau, nandun sa Macau. So, shout out daw sa kanyang asawa kay Ma'am Aileen. So, yan lang mga kamukil. Once again, thank you.